Nailipat na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Anwar Sajid Ampatuan alias Dato Ulo, isa sa mga akusado sa 2009 Maguindanao Massacre. Halos isang taon din daw na natili sa Las Piñas si Dato Ulo bago na aresto kahapon ng autoridad. May report si Emil Sumangil. Para kay Maguindanao Governor Toto Mangunda Dato, isang panibagong hakbang para makamit ang mustisya ang pagkakahuli kay Anwar Sajid Ampatuan alias Dato Ulo sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas kagabi. Isa si Dato Ulo sa mga akusado sa karumal-dumal na Maguindanao Massacre noong 2009 na ikinasawi ng 58 tao, kabilang ang may bahay ni Mangunda Dato at 32 miyembro ng media. Masaya kami dahil itong si Ulo kasi isa sa pinaka primary suspect doon sa Maguindanao Massacre. No? Kagabi, nang bitbitin palabas ng bahay ng mga pulis si Dato Ulo, nakangiti pa ito. Iba na ang itsura niya kumpara sa larawang hawak ng pulisya. Pumuti at mula sa dating semikalbo, mahaba na ang buhok ngayon. Sa Camp Crame, dinala ang akusado para kunan ng mugshot. Ipinakita naman ng Anti-Fraud Division at CIDG ang mga na-recover na armas at magazine sa operasyon. Kulang isang taon na raw sa BF Resort Subdivision si Dato Ulo mula nang lumipat siya kasama ang pamilya mula sa Maguindanao. Paboritong apo raw si Dato Ulo ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at anak naman ni dating Sharif Aguac Mayor Anwar Ampatuan na kapwa ng nakakulong. It buoys up, you know, the morale of the victims that justice is, the wheels of justice is moving. Pero nanindigan ng kampo ni Dato Ulo na inosente ang kanilang kliyente. We'll avail of all the remedies available to him so far. Mula sa Crame, idiniretso si Dato Ulo sa Quezon City Regional Trial Court kung saan siya binasahan ng sakdal. Iniutos din ng judge na ikulong si Dato Ulo sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Nakatakda siyang dumulo sa arraignment ng kanyang kasong 57 counts ng murder sa September 7. Nanawagan ngayon ang CIDG Detection and Special Operations Division at ang Anti-Fraud Unit sa sinumang may impormasyon sa kinaroroonan ng iba pang pinagkakanap kaugnay ng Maguindanao Massacre na makipagtulungan sa kanila. Emil Sumangil, GMA News.